Ngayong balikpasada na ang mga jeepney kasunod ng paghinto ng transport strike, kumustahin natin ang sitwasyon sa mga lansangan. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan si Ian Suyu. Ian, marami na ba ulit ang pumapasada dyan? Gretchen, dumarami na nga yung mga jeepneys na nakikita natin sa pagbabalik kalsada ng mga tsuper ngayon. Yun nga lang ang problema, medyo hirap silang kumita dahil kakaunti lang ang mga pasahero. Sa isang terminal sa Muñoz, balik kalsada na ang mga jeepney driver na sumali sa tigil pasada mula Lunes. Karamihan daw ng mga driver nakahinga na ng maluwag. Bukod kasi sa makakabiyahe na sila ngayong araw at makakabawi ng kita, malaking bagay anila ang pag-asang hatid ng dialogo ni Pangulong Bongbong Marcos at mga transport group hinggil sa kanilang hinaing sa PUV modernization. Pero kung sila lang ang tatanungin, tutul pa rin sila sa PUV modernization program. Mayayaman lang makakakuha nun, mahihirap din makakakuha nun. Eh, walang kami mga pera, ano lang kami driver eh. Mas maganda po sana kung wala nang phase out. Kasi pare-paras naman tayong mahirapan. Unang-una po, ang konti nung bagong jeep. Kulang na kulang yun. Kung pagsasama-samayin yung mga pasahero, napakarami yun sa rush hour. Sa ngayon, ang mga driver nagtsatsaga muna sa kakaunting pasahero kasabay ng pagdami nila ulit sa mga kalsada. Matumal kasi ang biyahe bunsod ng mga kanselasyon ng face-to-face classes at pagpapatupad rin ng work-from-home setup bunsod ng natigil na transport strike. Gretchen, sa oras na ito, maluwag pa rin yung mga kalsada rito, no? Pero marami na yung nakikita nating dumarating na mga jeep. Natuwa naman yung mga pasahero na nakausap natin kanina dahil nga sa wakas, balik kalsada na ulit at balik na sa normal ang mga jeepney. Balik sa'yo, Gretchen. Kahit pa paano, sana napakinggan po ang ating mga tsuper. Maraming salamat, Ian Suyu.